Nagsisimula ang pelikula sa isang gusali ng opisina kung saan ang isang babae ay nagmamadaling naghahatid ng folder sa isang lalaki. Ipinaalam ng babae, si Ana, sa lalaki, si Eduardo, ang tungkol sa mansyon ng Valdemar, na sinasabi sa kanya na inutusan siya ng chairman na tapusin ang mga papeles tungkol sa halaga ng mansyon para sa auction. Dahil ang isang katrabaho nila ay nakatalaga na upang suriin ang bahay ng Valdemar, ngunit kahit papaano ay nawala, napagpasyahan ni Eduardo na malamang na nagnakaw siya ng ilang mahahalagang bagay sa loob ng antigong bahay at tumakas. Dahil sa pangangailangan ng sitwasyon, wala silang magagawa kundi ang tumawag sa isa pang kasamahan na si Luisa, na kasalukuyang nagpapahinga sa trabaho. Siyempre, ikinagalit nito si Luisa dahil wala ito sa oras ng kanyang trabaho. Sumagot si Eduardo na siya ay lubhang kailangan para sa trabaho. Tinanggap naman ito ni Luisa sa kondisyon na babayaran ni Eduardo ang kanyang parking ticket, na siyempre tinanggap naman ng lalaki. Pagkatapos, ipinaalam ni Luisa sa isang tao sa telepono na kailangan niyang kanselahin ang kanilang pag-aayos dahil sa kanyang biglaang trabaho. Pagkatapos nito, nakatulog siya sa sopa. Ang pamplet na naglalaman ng lumang larawan ng mansyon ng Valdemar ay biglang bumaligtad na ikinaalarma ng kalapit na pusa. Kinabukasan, si Luisa ay nagtungo sa mansyon ng mag-isa kung saan nakatagpo niya ang tagapag-alaga ng bahay na nagngangalang Santiago, na nagsabi sa kanya na hindi siya sinabihan ng isang bisita. Gayunpaman, sa kabila ng biglaang pagdalaw na ito, dinala siya ni Santiago sa mansyon. Ngunit bago sila maghiwalay ng landas, hiniling ng caretaker kay Luisa na magpaalam kapag siya ay umalis dahil nawawala na lang ang ibang bisita. Habang iniisip ang kakaibang payo, pumasok si Luisa sa bakuran ng mansyon, at agad na nakita ang libingan ng isang Leonor Valdemar. Pagkatapos ay pumasok siya sa mansyon. Nang walang mga ilaw na nagliliwanag sa loob, nananatili si Luisa sa dilim habang sinusubukang suriin ang halaga ng mga antigong bagay na nakakalat sa buong bahay. Lumalabas na wala pa sa mga item ang nakatala, dahilan upang tawagin niyang tulala ang unang nagpapahalaga. Kapag tinitingnan ni Luisa ang ilang mga vintage na bagay, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng maitim na damit. Hindi ito alam ni Luisa dahil abala siya sa kanyang trabaho. Susunod, umakyat siya sa hagdan patungo sa ikalawang palapag at ipinagpatuloy ang kanyang katalogo ng property. Sa bintana, nakita niya si Santiago na pinuputol ang mga halaman ng mansyon. Napansin niya ang isang nakalock na pinto sa likod niya na biglang bumukas nang mag-iwas siya ng tingin. Sa likod ng pinto ay isa pang hagdanan na patungo sa atik ng mansyon. Matapos makarating sa atik, sinimulan niyang suriin ang pangkalahatang estado ng ari-arian at napansin ang isang mabahong amoy mula sa silid ng atik. Pagkatapos ay nakita ni Luisa ang isang bitak sa dingding kung saan, pagpasok niya, nakita niya ang isang gurney na natatakpan ng plastik. Pinunit niya ang plastik na takip na nagpapakita ng nabubulok na katawan sa ilalim nito. Sobra para kay Luisa ang nakakatakot na tanawin na mabilis na tumalikod, ngunit nakita niya ang isang napakapangit na silueta na dahan-dahang papalapit sa kanya. Napinilit siyang lumipat sa pinakamalapit na taguan. Habang siya ay nagtatago, sa kasamaang palad ay nakatanggap si Luisa ng isang tawag sa telepono, na nagbigay daan sa hindi kilalang figura na masubaybayan siya. Nang mabuksan ng figura ang kabaong, sinipa ni Luisa ang figura at tumakbo pababa ng hagdan ng mabilis hanggat maaari. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Santiago, ngunit hindi narinig ang kanyang sigaw. Pagkatapos ay tumakbo pa siya pababa sa kusina para kumuha ng sandata para labanan ang hindi kilalang nilalang. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Santiago sa bintana ng kusina at sinabihan siyang pumunta sa woods. Doon, nagawang hilahin siya ni Santiago sa pamamagitan ng maliit na siwang bago siya mahawakan ng halimaw. Nagtungo ang dalawa sa malapit na sasakyan na minamaneho ng isang kalbong lalaki. Dahil sa kanyang takot, nawala ng malay si Luisa, at sinubukan siyang gisingin ni Santiago. Pagkatapos ay pinagsabihan ng kalbong driver si Santiago na may pinapasok sa mansyon. Makalipas ang ilang oras, isang tiktik na nagngangalang Nicolas ang kararating lang sa lungsod. Nag-iwan siya ng mensahe para sa isang lalaki na nagpapaalam sa kanya ng kanyang pagdating. Maya-maya, may humintong sasakyan sa harap niya. Sinanyasan ng matandang pasaherong may puting buhok na si Maximilian, na amo ni Luisa, ang bagong dating na lalaki sa loob ng sasakyan. Habang nagmamaneho, ipinaalam ni Maximilian kay Nicolas ang tungkol sa pagkawala ni Luisa, apat na araw na ang nakakaraan sa mansyon ng Valdemar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangang hanapin at ibalik si Luisa nang hindi nalalaman ng pulis o ng press tungkol dito. Kung hindi, makakaakit ito ng ilang masamang publisidad para sa kumpanya. Samantala, sa hindi natukoy na lokasyon, kagigising lang ni Luisa nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Sa oras na ito, pumasok sa silid ang kalbong driver kanina na si Damaso na may dalang tray ng pagkain. Humihingi siya ng paumanhin para sa kakaibang tunog na talagang isang recording. Ipinaalam niya sa kanya na halos 7 oras na itong walang malay. Pagkatapos ay napansin ni Luisa na may sugat si Damaso sa kanyang braso at sinabi niya sa kanya na ito ay mula sa pagkuha ng kanyang mga gamit sa loob ng mansyon. Nang marinig ito, tinanong niya kung nakita niya ang bangkay sa atik, na sinagot ni Damaso na wala siyang nakita. Pero alam ni Luisa na nagsisinungaling lang ito sa kanya.
Samantala, ibinaba ni Maximilian si Nicolas sa harap ng istasyon ng tren, patungo sa mansyon ng Valdemar. Si Nicolas ay humihingi ng direktang linya ng telepono sa matanda para matawagan niya ito tuwing 24 oras. Pagkaalis ni Nicolas sa sasakyan, nakatanggap si Maximilian ng tawag mula sa kanyang empleyadong si Eduardo, na nagpaalam sa kanya na hinahanap ng ina ni Luisa ang kanyang anak. Napagtanto na maaaring tumawag ng pulis ang ina ni Luisa, inutusan ni Maximilian ang kanyang empleyado na humanap ng ilang dahilan para aliwin ang kanyang ina. Bukod dito, inutusan si Eduardo na sasama sila ni Ana sa paghahanap kay Luisa bukas. Sa loob ng istasyon ng tren, sumakay si Nicola sa tren, at nakipag-usap kay Dr. Nora mula sa Valdemar Foundation. Sa loob ng tren, ikinuwento sa kanya ni Nora ang tungkol sa alamat na nakapalibot sa mansyon. Ayon sa kanya, ang mga dating may-ari ng mansyon, ang mga Valdemar, ay mabait, palakaibigan, at nauna sa kanilang panahon. Sa isang mahabang pagbabalik-tanaw, ipinakita na ang asawang si Lazaro ay nagtatrabaho sa larangan ng potograpiya habang ang asawang si Leonor ay may-ari ng bahay ampunan sa mansyon. Sa paglipas ng panahon, nainip si Lazaro sa pagkuha ng mga litrato ng pamilya at natuklasan na ang pagsasama-sama ng mga espiritu at pagkuha ng litrato ay maaaring kumikita. Pagkatapos ay ginawa niya itong eksklusibong mga sesyon na umaakit sa mga mayayaman. Sa dami ng perang naipon ng mag-asawa, naniwala si Lazaro na sa wakas ay makakapag-ampon na sila ng anak, isang bagay na matagal nang gustong gawin ng mag-asawa. Gayunpaman, isang araw, ang panlilinlang ni Lazaro ay nalaman ng isang maingay na mamamahayag. Dahil dito, sinubukan ng mapanlinlang na mamamahayag na i-blackmail ang mag-asawa para magkaroon ng kalahating tubo mula sa mga eksklusibong sesyon. Nasaktan si Lazaro sa alok ng mamamahayag at pagkatapos ay pinalaya siya ng bahay. Dahil dito, inaresto si Lazaro makalipas ang 2 araw dahil sa akusasyon ng pandaraya. Dahil dito, naiwan si Leonor na mag-isa sa pagpapatakbo ng bahay ampunan. Nakumbinsi siya ng isang kaibigan na maniwala sa pagbabalik ni Lazaro, na sinabi sa kanya na ang mga taong bayan ay nasa kanilang panig. Hindi nagtagal ay bumalik ang mayordoma mula sa kulungan at ipinaalam kay Leonor na ang kanyang asawa ay makukulong pagkatapos ng paglilitis. Isa pa, nabigo siyang maibigay kay Lazaro ang gamot na kailangan niya. Nang marinig ito, nagalit si Leonor at gustong harapin ang superintendente. Matapang siyang pumunta sa isang gentleman's club kung saan kumakain ang superintendente tuwing tanghalian. Bagaman siya lang ang babae doon, buong tapang niyang tinanong ang superintendente tungkol sa gamot. Ipinaliwanag niya na ito ay isang pag-iingat lamang. Pinayuhan siya ng superintendente na sumulat sa kolehiyo ng mga doktor tungkol sa kalusugan ng kanyang asawa. Naaabuti ng ilang linggo upang maproseso. Nananatili pa rin kalmado, nagpasya si Leonor na umalis, ngunit natigilan siya nang makita ang headline ng pahayagan na sinisiraan ang bahay ampunan. Dahil dito, nakipagtitigan siya tungkol sa bias ng media, at sinampal pa ang mamamahayag na nagtangkang mang-blackmail sa kanyang asawa, na humantong sa pag-escort sa kanya palabas ng silid. Gayunpaman, narinig ng isang kalbong lalaki ang tirada na ito mula sa katabing silid at agad na interesado kay Lazaro. Matapos malaman ang kinaroroonan ng kulungan. Mabilis na nagtungo roon ang kalbo upang hanapin si Lazaro. Noong una ay hindi siya pinapasok sa loob, ngunit inangkin ng kalbong lalaki ang kanyang sarili bilang abogado ni Lazaro, pinayagan siyang makapasok, ngunit sa loob lamang ng 2 minuto. Sa loob ng selda, ipinakilala ng kalbo ang kanyang sarili bilang si Alistair Crowley, isang mahusay na humahanga sa mga gawa ni Lazaro. Pagkatapos ay inalok niya kay Lazaro ang lahat ng kanyang tulong upang mailabas siya sa bilangguan. Sagot ni Lazaro, imposible ito dahil sa pamba-blackmail na mamamahayag, ngunit gusto pa rin siyang tulungan ng kalbo. Inabot ng 2 linggo para bumalangkas si Alistair ng plano para iligtas si Lazaro. May 3 bahagi ang plano. Una, aakitin muna ng isang babae ang mamamahayag at makapasok sa kanyang silid. Pangalawa, magkukulong siya sa loob ng kanyang silid at magkukunwaring nakatali. At pangatlo, sasabihin niya na pinipilit siya ng mamamahayag. Dahil dito, binansagan ang mamamahayag bilang isang kriminal at agad na inaresto. Dahil walang tumestigo laban sa kanya, nakamit ni Lazaro ang kalayaan pagkatapos ng 2 mahabang buwan. Pinasaya siya ng mga taong bayan, at labis na nagpasalamat si Lazaro kay Alistair. Habang pauwi sa loob ng karwahe, nalaman ni Lazaro mula sa mayordomo na sa wakas ay buntis na ang kanyang mahal na asawa. Pagpasok sa bakuran ng mansyon, nakita ni Lazaro ang kanyang asawa na nakikipaglaro sa mga ulila habang nakasuot ng piring. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para sorpresahin siya sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, ang masayang pagkikitang ito ay naputol nang biglang magkasakit si Leonor. Nang gabing iyon, isang doktor ang dumating upang suriin si Leonor at kinumpirma na hindi na siya maaaring magkaanak dahil sa kanyang karamdaman. Sinalanta ng balita ang mga Valdemar, lalo na si Leonor na matagal bago tuluyang makabangon mula sa depresyon. Pagkatapos ng kanyang paggaling, binisita siya ng kanyang lady friend habang si Alistair ay bumisita rin sa mansyon ng Valdemar. Hindi pamilyar si Leonor sa kalbong lalaki, ngunit kilala siya ng kanyang kaibigan at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Alistair.
Ayon sa kanya, si Alistair ay isang Englishman na pinagbawalan mula sa maraming bansa para sa pagsasanay ng black magic. Nang marinig ito, mukhang nag-aalala si Leonor. Samantala, sinabi ni Alistair kay Lazaro ang tungkol sa kanyang intensyon sa lahat ng panahon na maghanap ng ugnayan sa pagitan ng espiritual at makamundong mga eroplano. Dahil sa karumaldumal na photography sessions ni Lazaro, naniwala si Alistair na siya ang link na hinahanap niya. Upang kumbinsihin si Lazaro, sinabi sa kanya ng kalbo na maaari nitong gamutin ang kanyang asawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay magsagawa ng ipinagbabawal na ritual sa panahon ng eclipse na mangyayari sa susunod na Sabado. Noong una ay tumanggi si Lazaro dahil nakipagplano na sila sa kanyang asawa noong araw na yon, ngunit sinabi ni Alistair na ilang oras lang ang ritual. Naglakad ang dalawang lalaki pabalik sa kinaroroonan ni Leonor at ng kanyang kaibigan. Nang papaalis na si Alistair, walang ingat niyang isinigaw ang oras at araw ng ritual na ikinaalarma ni Leonor. Nagtalo ang mag-asawa dahil dito, dahil nangako na ang asawa noon pa na nandyan siya para sa kanya at sa mga ulila. Sinubukan niyang kumbinsihin ito, ngunit ayaw nang makinig ng asawa. Mula noon, tumanggi si Leonor na kausapin si Lazaro. Isang araw bago ang eclipse, nakatanggap si Lazaro ng parsela mula kay Alistair na naglalaman ng mga hakbang at proseso ng ritual na sapat na para makumbinsi siya. Kinabukasan, Sabado, ginising ng mayordomo si Lazaro pataas at nakita niya ang lumang libro. Kaya tinanong niya kung may tiwala si Lazaro kay Alistair, na sinagot niya na nagsisimula na siyang maniwala sa mga sinasabi ng kalbo. Maya-maya, dumating si Alistair at ilang iba pang tao sa mansyon ng Valdemar. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang mga kasama bilang mga kapwa alagad ng okulto. Nang gabing iyon, habang si Leonor at ang mga ulila ay kararating pa lamang sa istasyon ng tren upang makilala ang mga bagong magulang ng mga bata, ang ritual na pinangunahan ni Alistair ay nagsimula sa mansyon sa panahon ng eclipse. Habang nagaganap ang ritual, halatang lumalala at nanghihina si Lazaro na sa huli ay nawalan siya ng malay. Ito ay sa puntong ito na ang isang portal ay bumukas mula sa lupa na may isang maitim na nilalang na lumabas mula dito. Sinapian ng maitim na nilalang ang isa sa mga kasama ni Alistair, na ang mukha ay lumibot muna bago tuluyang nasunog at agad na kumalat ang apoy sa buong bahay. Matapos gawing abo ang lalaki, ang maitim na nilalang ay naghanap ng ibang katawan upang angkinin. Gayunpaman, sa hindi kilalang dahilan, ito sa halip lumabas at dumiretso sa sementeryo. Sa pagkakita nito bilang isang pagkakataon upang makatakas, umalis si Alistair at ang kanyang mga kasama sa lugar na iwan ang walang malay na si Lazaro. Bago umalis, ipinaalam ni Alistair sa mayordomo na kailangan ni Lazaro ng tulong. Inilipat ng mayordomo, kasama ang isang katulong at isa pang lalaki, ang katawan ni Lazaro sa malapit na upuan kung saan napansin nilang duguan ito ng husto. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang agarang mensahe kay Leonor sa pamamagitan ng Morse code. Habang tumatakbo, tinanong si Alistair tungkol sa maitim na nilalang. Sinagot niya na ito ay isang manglalamon na gagawin ang lahat upang makatawid sa portal. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kahit na ang masamang espiritu ay nangangailangan ng isang buhay na katawan upang angkinin. Maaari rin itong angkinin at ayusin ang isang patay na katawan hanggat may mga uod sa loob nito. Sa kalaunan, nagawa ng masamang espiritu na buhayin ang isang patay na tao mula sa libingan. Ang bagong buhay na undead ay naglakad patungo sa mansyon ng Valdemar. Biglang, mabilis na dumaan si Leonor sa karwahe ni Alistair habang nakasakay sa kabayo. Pagkatapos ay nakita niya na ang pinakamataas na palapag ng bahay ay nilalamon ng isang malaking apoy. Agad siyang sumugod sa asawa. Nang mapansin niyang namamaga ang atay ng kanyang asawa, hiniling niya sa mayordomo na bigyan siya ng gamot. Nang iturok ni Leonor ang gamot sa braso ni Lazaro, narinig niya at ng mayordomo ang ilang hiyawan na nagmumula sa labas. Dahil dito, iniwan ng mayordomo ang mag-asawa upang suriin. Sa ibaba, nakita niya ang undead na kumakain ng laman ng isang tao. Sinubukan ng mayordomo na tumakbo pabalik sa itaas, ngunit dahil sa kanyang katandaan, madaling naabutan siya ng undead at sinampal kaya siya natumba sa hagdanan. Sa itaas, kakabalik lang ni Lazaro sa kamalayan, agad na humingi ng tawad sa kanyang mahal na asawa sa nangyari. Sinubukan tuloy siyang galawin ni Leonor, ngunit sobrang sakit pa rin niya. Bigla nilang nakita ang silhawet ng undead na dahan-dahang papalapit sa kanila. Nagsimulang manginig si Leonor dahil kinakausap siya ng masamang nilalang sa loob ng kanyang ulo. Matapos ang ilang ulit na pag-iling, biglang nagbago ang kilos ni Leonor. Ngayon na may mapuputing-puting mata, nagsimula siyang magsalita ng palihim. Sinubukan ni Lazaro na salakayin ang undead, nabulunan lamang nito. Nang makitang papatayin na ang kanyang asawa, sinigawan ito ni Leonor. Ibinagsak ng undead ang asawa sa lupa at tinitigan siya. Bilang tugon sa kaninang sigaw ay napasigaw din ang undead kay Leonor. Pagkatapos nito, umalis ang undead. Nang bumalik si Leonor sa kanyang katinuan, agad siyang tumulong sa kanyang asawa. Tinanong ni Lazaro kung ano ang nangyari sa undead, at ang sagot ng kanyang asawa ay nakipag-ugnayan siya rito.
Sa puntong ito napagtanto ni Lazaro na ang kanyang asawa ay talagang ang link sa lahat ng panahon. Sinabi ni Leonor sa kanyang asawa na hindi na siya muling sasaktan ng undead dahil nakipagkasundo siya sa undead na huwag saktan ang kanyang asawa kapalit ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, naiwan sa bahay ang heartbroken na si Lazaro, kasama ang mayordomo na talagang nakaligtas sa kanyang naunang pagkahulog. Pagkatapos, binuhat ni Lazaro ang walang kaluluwa at walang buhay na katawan ni Leonor sa labas ng mansyon. Ayon sa alamat, walang katapusan niyang sinubukang kunin ang kaluluwa ng kanyang asawa, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, ang nagsimula bilang isang magandang pag-iibigan ay natapos sa isang malalim na bangungot. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, napansin ni Nora na kahit papaano ay labis na naantig si Nicholas sa kwento. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na tumuon sa kasalukuyang gawain na hanapin si Luisa. Samantala, pabalik sa lugar ni Damaso, nagising si Luisa na ang duguang gurney mula sa atik ay nasa kanyang silid, dahilan upang siya ay sumigaw ng walang magawa. Sa ibaba, narinig ni Damaso ang mga hiyawan at itinutok ang baril sa kisam. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang milya na parang kinukutya siya. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang cliffhanger na nagpapakita lamang ng isang huling kuha ng bahay kasama si Leonor na nakatayo sa isa sa mga silid. Sa panonood ng pelikula, hindi ko maiwasang mamuhunan sa relasyon ng mga Valdemars dahil puro pero tragic din bukod dito, napaisip din ako sa pelikula tungkol sa kapalaran ni Luisa at sa espiritual na larangan. Ngunit hindi sinasagot ng pelikula ang tanong na ito. Sa lumalabas, ang dahilan kung bakit ito biglang nagtatapos ay dahil sa intensyon ng direktor na lumikha ng isang sequel. Na napakalinaw sa paraan ng pagbagsak ng pelikula ng napakaraming misteryo na hindi nasagot. Ipakikita sa ikalawang pelikula ang pagliligtas ni Nicholas, Eduardo, at anak kay Luisa, pati na rin ang kinakailangang pagpapalawak ng kaalaman ng pelikula tungkol sa ipinagbabawal na kaalaman at mga halimaw.